Amerika naghihinala na sa kakayahan nitong si Nauya Inoue. Sa pamamayagpag nga ng pangalan ng isang Nauya the Monster Inoue, mga idol, ay may nabubuo palang isang malaking katanungan sa isipan ng mga Amerikano. At ito ay kung ano nga ba ang mga dahilan nitong si Nauya Inoue para hindi itong mapapayag na lumaban sa labas ng kanyang bansa para sa isang world title fight. Kung atin kasing susuriin ang mga malalaking laban nitong si Nauya Inoue, mga idol, ay halos po kasi lahat ng kanyang mga malalaking laban ay nasa loob lamang ng kanyang bansa. Marami po kasi mga world class fighter mula sa iba't ibang panig ng mundo ang gustong gusto na mapalaban sa loob ng Amerika dahil sa naririto po kasi ang malaking pera at kung saan nagmumula ang pagiging isang pay-per-view fighter ng isang boksingero. Pero hindi po ninanais ni Nauya Inoue na maging isang pay-per-view fighter, mga idol, dahil sa parabang kontento na ito na nagaganap ang lahat ng kanyang mga malalaking laban dito sa loob ng bansang Japan. Kaya naman ang tanong ng karamihan ay ano nga ba ang malalim na kadahilanan kung bakit sa ganito pong pamamaraan ninanais ni Nauya Inoue na mapalaki itong kanyang pangalan. Meron nga bang malaking tinatago ang mga Hapon kung bakit ayaw nilang may manghimasok na ibang lahi sa mga laban ng isang Nauya Inoue? Nasili po kasi ang usapin tungkol sa beta testing, mga idol, na kung saan ay ayaw na ayaw ng mga Hapon na mapag-usapan ng mga ganitong pamamaraan sa kasagsagan ng laban. At dahil nga po sa nasa bansang Japan gaganapin ang laban, ay kaya naman hinahawakan nila sa leeg ang batas na ayon po sa patuntunan ng boxing. O sa ibang salita pa, mga idol, ay hindi nila hinahayaan na maargabyado ang kanilang boksingero na kung saan po ay kahit nahahalata na ang pwersahang pagkakansila ng mga laban para lamang makakuha pa ng sapat na oras ang kanilang kababayan ay kanila po itong isinasagawa. Ngayon, mga idol, ay kaya naman dahil dito ay kaya napapaisip na ngayon ang bansang Amerika na kung bakit nga ba ganito mamahala ng laban ng bansang Japan na para bang may malaking itinatagong kabalbalan para sa pagpapakundisyon itong si Nauya Inoue. Ito po ay dahil sa wala po kasing mabigat na laban itong si Nauya Inoue na dinalapas sa bansang Amerika na kung saan ay palaging nasa kanya lamang bansa. Hindi po kasi masisilip sa kung papaano nga ba talaga naghahanda ang isang Nauya Inoue. At alam niyo po ba, mga idol, ay nahalata po ito nung makaharap ni Nauya Inoue ang ating kababayan na si Nonito Donaires sa kanilang pangalawang pagtatapat na kung saan ay sobrang talim na kuno nitong si Nauya Inoue na hindi nakita sa kanyang mga nagdaan na laban. Kaya naman ay sabay-sabay po natin ngayong panoorin, mga idol, ang laban ng Nonito Donaires at Nauya Inoue na kung saan ay kayo nga rin po ang makapagsasabi kung meron nga bang kabalbalan na ginagawa ang isang Nauya Inoue. Comment yun ang inyong magiging komento, mga idol, para sa gayon ay atin yang mapag-usapan. Ah!
Thank you.